napansin ng mga airport staff ang isang umiiyak na sundalo hanggang sa makarinig sila ng mga katagang, "Huwag niyo siya hahayaang sumakay ng eroplano," na talaga namang labis nilang ikinagulat. Isa lamang yung ordinaryong araw, Mayo 4, taong 2018, habang nagtatrabaho ang mga trabahador sa isang international airport at naghahanda na sa mahabang oras na kinikailangan nilang i-google para maserbisyuhan ang mga turista at babiyahe sa araw na iyon. Sa pagsapit ng hapon, ang isang staff sa airline na iyon ay nakakita ng isang kakaibang bagay sa may gate ng airport na kung saan ay mayroong isang sundalo na nakasuot pa ng isang combat uniform ang nakaupo at malungkot na nakatitig sa kanyang cellphone sa loob ng napakahabang oras. Noong una ay hinayaan lamang nila ito at hindi nila ito pinapakialaman. Ngunit bigla na lamang itong umiyak at doon nila napagtanto na mayroong maling nangyayari. Bukod pa doon, ang flight na hinihintay ng sundalong ito ay kinikailangan ng mag-take off. Kaya naman napagdesisyonan ng mga staff na lapitan na ang sundalo. At doon ay nakarinig sila ng isang sigaw, "Huwag niyo siyang hahayaang makasakay ng eroplano." At nang madiskubre nga nila kung bakit umiiyak ang sundalong ito, ay hindi nila maiwasang magtaka kung ano nga ba ang nangyari, kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ng lalaki. Ang sundalong ito ay nagngangalang Brooks Lindsay at ang kanyang asawa ay si Hayley Wilson. Nagkakilala sila noong 2015 sa bayan ng lalaking si Brooks. At nang simula ngang nagkaroon sila ng relasyon ay hindi na mapaghiwalay ang dalawa na kung saan ay labis silang nahulog sa isa't isa. Pero mula bata pa lamang ang lalaking si Brooks ay gusto niya na talagang maging isang sundalo at gusto niyang magsilbi sa kanilang bayan. Sa kabutihang palad naman ay nagawa niya nga ang kanyang pangarap at nakasali siya sa militar habang sinusuportahan naman siya ng kanyang karelasyon na si Wilson. At matapos ang pagiging isang ganap na militar ni Brooks ay tuluyan din naman silang nagpakasal ng babaeng si Hayley at hindi na nga sila makapaghintay pa na magsimula ng isang masaya at bagong pamilya. Ngunit matapos ang pagpapakasal nila at pagpapalitan ng sumpaan sa isa't isa ay nakatanggap sila ng isa sa pinakamagandang balita na pwede nilang matanggap sa kanilang buhay. Noong kasing kinasal si Brooks at ang babaeng si Hayley, noong November 2017 ay wala silang alam na pinagbubuntis na pala ni Hayley ang kanilang unang anak. At noong malaman nga nila na buntis ang babae, ay hindi mapigilan ng bagong kasal na itago ang excitement na kanilang nararamdaman. At nang sabihin nila ito sa kanika nilang mga pamilya at kaibigan, malinaw na hindi na makapaghintay ang lahat na makita ang kauna-unahan nilang anak sa loob lamang ng 9 buwan. At mula nang malaman nila ang balita ay tila ba napakabilis ng takbo ng panahon. At hindi nga nagtagal ay nagsimula na si Hayley na magpa-appointment sa mga doktor, magsagawa ng ultrasound at nag-take na rin siya ng mga klase tungkol sa pagiging isang ina. Sa lahat ng mga pagkakataon na ito ay kasama niya ang asawa niyang si Brooks sa kanyang tabi. May isang pagkakataon nga, habang isinasagawa nila ang ultrasound, binigay ng doktor sa kanila ang isang napakagandang balita para sa kanilang mag-asawa. Dahil nalaman nila na magkakaroon pala sila ng isang babaeng anak. Kaya naman, wala nang ibang gusto pang gawin si Brooks kundi manatili lamang sa kanilang bahay at suportahan ang kanyang asawa sa pagbubuntis nito. Ngunit hindi niya matatakasan ang sinumpaan niyang tungkulin, lalo na at dumating ang panahon na tinatawag na siya ng serbisyo. Dahil bago pa nga sila ikasal, ay tagumpay na siyang naging membro ng 2nd Battalion 114th Field Artillery Regiment. At dumating na nga ang panahon na kung saan ay tinatawag na siya ng kanyang serbisyo upang umalis upang mag-training. At matapos ang isinigawa niyang training, na-deploy ang lalaking si Brooks papunta sa Kuwait na kung saan ay gumugol siya dito ng 9 buwan at ito ay tour pa lamang. Sa kabila ng katotohanan na hindi pa naman handa ang lalaking si Brooks na magpaalam muna sa kanyang pinakamamahal na asawa at sa anak niyang pinagbubuntis nito, ay wala naman siyang ibang choice. Samantala, ang pagbubuntis naman ng kanyang asawang si Hayley ay nagiging maganda naman ang pagprogreso.
At kahit na hindi sigurado si Brooks kung matutunghayan niya ba ang kapanganakan ng anak niyang babae, ay naghanda na rin siya papunta sa kanyang dinestinong lugar. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinikailangan niyang umalis para sa gagawin nilang tour. Hinalikan niya ang kanyang asawa at nagpaalam dito na noong mga panahon na iyon ay nasa 7 buwan ng buntis si Hailey at dumiretso na sa airport para makasakay sa kanyang flight. At kahit na nadidismaya ang mag-asawa, alam naman nilang pareho na bilang isang sundalo ay kinikailangang unahin ng lalaking si Brooks ang kanyang trabaho. At kabilang na dito ay kinikailangan nilang magsakripisyo. Pareha na lamang silang umaasa na makakahanap sila ng paraan para sana kahit papaano ay masaksihan man lang ni Brooks ang kapanganakan ng kanyang unang anak na babae. Pero mabuti na lamang bago umalis ang lalaki, si Brooks at si Hailey ay nakapagdesisyon na ng isang pangalan na ipapangalan nila sa bata. At ang napili nila ay Millie. Pareha kasi nilang nagustuhan ang pangalan na ito para sa kanilang panganay na anak. Sa kabila ng katotohanan na sobrang terrible ang nararamdaman ni Brooks dahil iiwan niya ang kanyang asawa, ay na-excite naman siya na simulan na ang kanyang training bilang isang sundalo. Ngunit walang ka-idea-idea ang dalawang ito sa kung ano ang mangyayari sa kanilang kapalaran. Pero sa pagpapatuloy naman ng progreso ng pagbubuntis ng babaeng si Hailey, ay tila ba walang nagiging problema maliban na lamang sa minsanang high blood pressure na kanyang nararanasan. Ngunit bukod dun ay maayos naman ang lahat. Ang pinaka-importante pa, ang anak nilang si Millie na nasa sinapupunan ng babae ay patuloy na lumalaki ng tama, malakas at malusog. At kahit na gusto ni Hailey na nandun lamang sana si Brooks na asawa niya para makita nito ang kanilang anak, alam pa rin naman niya na ginagawa lamang ni Brooks ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Si Hailey at ang kanyang buong pamilya ay hindi na nga rin makapaghintay sa pagsilang ng kanilang anak na babae. At sa puntong ito ay ilang linggo na lamang ang kanilang hihintayin hanggang sa mailabas na ng nanay ang kanyang pinakamamahal na anak at mayakap niya na ito. Ngunit nakaramdam si Hailey ng konting pagkanerbiyos tungkol sa blood pressure na kanyang nararanasan. Lalong-lalo na at ito ang kauna-unahan nilang anak. Pero umaasa pa rin naman siya na makakauwi sana ng ligtas at mas maaga ang asawa niyang si Brooks. Ngunit kung realidad lamang ang pag-uusapan, ay kakaunting mga sundalo lamang ang nakakauwi sa kanilang mga bahay para masaksihan ang kapanganakan ng kanilang mga anak. Napakahaba kasi ng proseso ng pagfa-file ng leave bilang isang sundalo at maliit lamang ang tsansa na maaprubahan ito. Kumusta na? Makakauwi ba yung asawa mo? Minsang tanong ng nanay ni Hailey sa kanya. Ngunit biglang nalungkot ang mukha ni Hailey nang marinig niya ang tanong na ito ng kanyang nanay. Hindi ko alam eh. Bago kasi umalis si Brooks, ilang beses na naming pinapractice kung ano yung sasabihin namin sa mga nakatataas. Kung pwede ba siyang makauwi sa oras na manganganak ako. Pero balita ko napakahirap daw gawin nun. At papwede lang daw makauwi yung mga sundalo kapag yung misis nila ay nasa malala ng kalagayan. Pagpapaliwanag ni Hailey. At sa kabila ng labis na kagustuhan ni Brooks na makauwi sa kanilang bahay para masaksihan ang kapanganakan ng kanyang pinakamamahal na anak, ay tila ba malabo na itong mangyari. Kaya naman, habang nagpapatuloy ang magandang progreso ng pagbubuntis ni Hailey, ay wala namang makita si Brooks na pwede niyang irason para umuwi sa kanilang bahay at makita ang kapanganakan ng kanyang anak. At nang dahil nga doon ay labis na pagkadismaya at kalungkutan ang nararamdaman ng mag-asawa. Sa katunayan nga niyan, umabot na sa punto na nadidismaya na si Hailey dahil hindi man lang siya nakararanas ng kahit na anong malalang sintomas maliban sa high blood pressure. Kung meron lang sana siyang sintomas na pwedeng maging balidong rason para umuwi ang kanyang asawa, ay sana makakasama niya pa ito. Ngunit, maraming mga bagay ang magbabago. Isang umaga kasi, araw ng Martes, ay naghahanda na si Hailey para sa isang doctor appointment na lagi niyang ginagawa linggo-linggo. Doon ay naniniwala siya na ang gagawin lamang ng mga doktor ay i-check ang kalagayan niya. At inaasahan niya na rin na i-schedule na kung kailan siya maa-admit sa hospital. Hindi na nga rin umaasa pa si Hailey na makakauwi pa si Brooks
sa araw ng kanyang paglilabor. Ngunit talaga namang nagkakamali ang babae dahil hindi ito ang bagay na nangyari. Nang makarating kasi si Hailey sa opisina ng doktor, ay ginawa nga nila ang routine check-up at nakakagulat na ang high blood pressure na nararanasan ng babaeng ito ay talaga namang nagiging abnormal na. At nang dahil doon ay merong masamang balitang dala sa kanya ang doktor. Dahil isa lamang ang ibig sabihin nito, maaaring ang anak nilang si Millie na nasa loob pa lamang ng sinapupunan ni Hailey ay nagkakaroon ng problema. Kaya naman agad nilang binigyan ng mga gamot si Hailey para kahit papaano ay hindi ito magkaroon ng anumang posibleng komplikasyon sa kanyang katawan. Habang isinasagawa nga nila ang mga test sa babae, ay pinauwi na lamang muna ng doktor si Hailey para maghintay na lamang ito sa resulta. Kaya naman tulad ng inaasahan, ang malapit na sanang maging nanay na si Hailey ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkanerbiyos. Nababalisa siya. Hindi niya alam kung ano ba ang pwedeng mangyari sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang anak na babae. Pero ang magandang balita naman dito ay kahit papaano meron na silang valid reason para makauwi si Brooke sa kanilang bahay. Nang bigla na lamang ay tumunog ang kanyang telepono. Hindi na nga maintindihan ni Hailey kung ano ang mararamdaman niya dahil ang tagal niyang hinihintay ang magiging resulta at pagtawag sa kanya ng doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Nang sagutin niya ang tawag ay hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kanina lamang kasi ay sinabi niya sa kanyang asawa na si Brooks na wala nang magiging problema at pwede na siyang makauwi dahil sa may nangyari. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging balita sa kanya ng doktor. Dito ay binalita kasi sa kanya ng doktor na masyadong mataas ang kanyang high blood at sobra nang nai-stress ang bata sa kanyang sinapupunan. Sinabi pa ng doktor na siya ay pre-eclampsic. Ibig sabihin lamang ng kanyang kalagayan ay hindi lamang high blood pressure ang dapat niyang ikabahala dahil naaapektuhan na rin ito ang iba pa niyang mga organs katulad na lamang ng kanyang liver at kidney. At ang pinakamalala pa doon ay pwede nitong maapektuhan ang hindi pa niya isinisilang na anak na si Millie. Kaya naman kinikailangan nilang kumilos sa pinakamabilis na pamamaraan. Dahil sa bawat mga minutong lumilipas ay patuloy lamang lumalala ang kondisyon ng nanay na si Hailey. Kaya naman napagdesisyon na na ng mga doktor na hindi na sila pwedeng maghintay pa. At sa kasagsagan ng napakahirap na sitwasyon na ito ay kinikailangan nilang pilitin si Hailey na mag-labor kaagad. Sinabihan siya ng doktor na kinikailangan niyang pumunta ng hospital sa loob lamang ng isang oras na kung saan ay dito na nila gagawin ang procedure upang maipanganak niya na ang bata. Pero bago siya umalis ay tinawagan niya muna ang kanyang asawa. At sa puntong iyon ay alam nilang dalawa na ang pinaka-importante sa lahat ay mapanatiling ligtas ang bata. Sa kabila ng takot ay masaya naman si Brooks nang marinig niya na pwede nang manganak ang kanyang asawa. Bukod pa doon, makakakuha na rin siya ng isang emergency leave para makita ang kapanganakan ng kanyang anak. Ngunit, bago makapunta sa airport upang makalipad pabalik ng kanilang bahay, ay kinikailangan munang aprubahan ng mga nakatataas sa kanya ang kanyang emergency leave. Kaya naman inutusan ni Brooks ang kanyang asawa na tawagan ng kanyang mga superior para siya mismong magsabi sa kanyang sitwasyon. Ngunit ang problema nga lamang ay kinikailangan pa nilang kumpirmahin na malala nga ang kalagayan ni Hailey. Kaya naman pumunta pa si Hailey sa kanyang doktor Huwebes ng hapon upang sila mismong magsabi sa mga superior ng kanyang asawa na malala nga ang kalagayan ng babae. At matapos makumpirma ng mga superior ni Brooks ang kondisyon ng babae ay mabilis nilang inaprubahan ang emergency leave ng sundalo. Sa kabila ng katotohanan nakakaramdam siya ng pagka-excited dahil makakauwi na siya at makakasama niya na ang kanyang asawa at anak ay natatakot pa rin naman siya dahil alam niyang ang kanyang asawa at anak ay nasa delikadong kondisyon. Kung alam lamang sana ni Brooks nang mga susunod na mga araw na lilipas sa kanilang buhay ay ang magiging pinakamalala at pinakamagandang parte rin ng kanyang buhay. At sa wakas nga, matapos ang tila ba habang buhay na paghihintay, dumating na ang oras kung kailan siya makakauwi sa kanilang bahay. Sobrang terrible ang nararamdaman ng sundalong si Brooks dahil hindi na nga siya makapaghintay pang makasama ang kanyang asawa. At ginawa ni Brooks ang lahat ng kanyang makakaya para makauwi sa pinakamabilis na panahon na kanyang makakaya. Ngunit,
marami pa palang pagsubok ang kailangan niyang pagdaanan. Kailangan kasing makahanap ni Brooks ng pinaka maiksi at mabilis na flight mula sa lugar na kanyang kinalalagyan pa uwi sa kanilang bayan. At sa kasamang palad nga ay hindi siya makakita ng ganoong biyahe. At mas lalo lamang lumala ang sitwasyon nang malaman niya na lahat pala ng flights noong araw na iyon ay tuluyan ng nabook. Kaya naman kinikailangan pang maghintay ng sundalong si Brooks ng hanggang alas 10 ng umaga para makahanap ng flight. Kaya naman walang magawa si Brooks kundi manatili na lamang sa airport habang nanggigigil ng makauwi. Nang malaman ni Haley na baka hindi makauwi si Brooks sa oras na kanilang inaasahan, talaga namang nadurog ang kanyang puso. Ayoko pa! Ayoko pong pumunta sa ospital! Hindi pa nakakauwi yung asawa ko! Pagmamakaawa ni Haley sa kanyang mga magulang habang pinagmamaneho siya ng mga ito sa ospital. Anak, kailangan na nating pumunta dun. Mas lalo lamang lalala ang kalagayan ng anak mo kung hindi natin yung gagawin. Malungkot naman na saad ng kanyang ina na halos hindi makatingin sa kanyang mga mata dahil nalulungkot ito sa kalagayan ng kanyang anak. Talaga namang napakahirap para sa isang babae ng mga anak na wala ang kanyang pinakamamahal na asawa. Habang si Brooks naman ay labis na depression ang nararamdaman sa airport. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan upang maaprubahan ang kanyang emergency leave ay hindi niya man lang makikita ang kapanganakan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ito na lamang ang tanging hinihiling niya noong mga oras na iyon na sana ay kahit papaano masaksihan, marinig at makita niya man lang sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang anak. Dahil bilang mapagmahal na tatay ay ayaw niyang malagpasan ang ganito ka-espesyal na pagkakataon sa kanilang buhay mag-asawa. Wala na nga lamang nagawa si Brooks kundi mapaupo na lamang sa tabi ng isang airport habang umiiyak at hindi na malaman ang kanyang gagawin. Bukod kasi sa hindi niya makikita ang kapanganakan ng kanyang anak, ay hindi rin naging madali ang kanyang military training na kung saan ay halos wala na nga siyang tulog araw-araw na lahat ay tinitiis niya para lamang sa ganitong mga espesyal na pagkakataon na hindi niya man lang mapupuntahan. Para saan pa ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Tama pa ba to? Kinu-question na nga ni Brooks ang kanyang sarili. Habang si Haley naman at ang kanyang mga magulang na bumabiyahe papunta sa ospital, ay bigla na lamang nagkaroon ng isang pag-uusap na kung saan ay nakahanap sila ng paraan kung papaano makikita ni Brooks ang kapanganakan ng kanyang anak kahit na nasa malayo pa lamang ito. Ganito gagawin natin, nak. Saad ni Estrella na nanay ni Haley. Habang ang tatay naman ni Haley ay seryosong nagdadrive papunta sa ospital. Maging ito ay malakas ang kabog sa dibdib sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang anak. Nakikinig ng mabuti si Haley sa sinasabi ni Estrella. Hindi ko alam kung papayagan tayo ng ospital, pero tatawagan ko sa messenger yung asawa mo para makita niya pa rin yung kapanganakan mo. Saad ni Estrella na determinado at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Habang masaya naman si Haley dahil nakaisip ng paraan ng kanyang nanay. Ngunit tila ba malabo ang ganitong plano dahil mahigpit na pinagbabawal sa ospital ang pag-record o pagpapakita ng mga bagay lalong-lalo na tungkol sa panganganak. Paano kung di pumayag si Doc Ma? E di hindi na talaga makikita ng asawa ko yung kapanganakan ko. Saad nang nag-aalala lang si Haley na halo-halong emosyon na ang nararamdaman. Kumindat sa kanya ang kanyang nanay. Ako ang bahala. Sa ngayon, mag-relax ka na muna at tatawagan ko si Brooks para kahit papaano kumalma ka na. At siguradong nalulungkot na rin si Brooks dun sa airport. Samantala, ang sundalo namang si Brooks ay talaga namang nahulog na sa kalungkutan. Tila ba ay nawawala na siya ng kahit na anong dahilan para ipagpatuloy pa ang mga ginagawa niya. Bukod kasi sa katotohanan na hindi niya makikita ang kanyang asawa ng mga anak, ay natatakot pa siya sa mga posibilidad na pwedeng mangyari na baka ay hindi magiging maganda ang sitwasyon ng kanyang anak. Paano kung hindi niya na ito makita? Paano kung nagkaroon ng problema? Paano kung kinikilangan pala siya ng asawa niya roon at hindi niya man lang magawang makapunta? Kung pwede lang sanang makapag-teleport ay ibibigay ni Brooks ang lahat ng kanyang pera, ari-arian at lahat ng kanyang tinatangkilik para lamang makita ang pinakamamahal niyang asawa na ilang buwan niya nang hindi nakakapiling. Hanggang sa biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa nanay ni Haley na si Estrella.
Mabilis ang kabog ng dibdib ni Brooks. Hindi niya alam kung ang sasabihin ba nito ay isang maganda o nakalulungkot na balita. Pero kahit na ano paman ay agad niyang sinagot ang tawag. "Hello Ma, kumusta po kayo dyan?" Bungad na pag-aalalang tanong ni Brooks sa kanyang biyanan. "Okay lang naman kami dito. Kararating lang namin sa parking ng ospital. Inaalalayan naman namin si Ellie at mukhang maayos naman siya." Matapos nito ay kinuwento na nga ni Estrella ang magiging plano niya kung paanong mapapanood pa rin ni Brooks ang kapanganakan ng anak nito kahit na nasa airport lamang siya. Nagliwanag ang mga mata ni Brooks at tila ba ay nakaramdam siya ng kaginawaan nang marinig niya ang gustong gawin ni Estrella. "Sigurado po ba kayo? Pwede po ba yun?" Saad ng lalaki na hindi pa rin makapaniwala na magkakaroon ng milagro sa kanyang buhay dahil hindi na siya umaasang makikita niya pa ang asawa niya noong gabing iyon. "Oo Brooks, akong bahala. Sana lang talaga payagan tayo ng doktor. Pero kahit ano paman, gagawa ko ng paraan." At nang nasa delivery room na nga si Hailey, ay dito na sinet up ni Estrella ang cellphone upang makita ni Brooks ang magiging procedure. Nga lamang, ay bago niya pa ito magawa ay hinarang na siya ng doktor. "Pasensya na po kayo ma'am. Alam ko po kung gaano ka-importante sa inyo to pero hindi po namin pinapayagan yung ganyang mga bagay dito sa ospital." Mariing saad ng doktor kay Estrella. Ngunit hindi nagpatinag ang babae. "Alam ko, pero pare-pareha lang naman tayong nagsasakripisyo dito. Yung asawa niyang sundalo, nagsasakripisyo para magsilbi dito sa bayan. Ano ba naman kung pagbibigyan yung makita niya yung kapanganakan ng kanyang anak? Napakaliit na pakiusap lang naman yun." Talaga namang binuhos ni Estrella ang buo niyang puso habang sinasabi ito sa doktor na nagresulta para maantig ang doktor na kanyang nakausap. "Sige po, papayagan namin kayo pero pakiusap. Huwag niyo po itong sasabihin sa kahit na sino." Saad ng doktor. Kaya naman, ang buong proseso ng panganganak ni Hailey ay napanood ni Brooks habang napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa bawat sigaw at pag-iyak ng kanyang asawa ay tila ba namimilipit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tila ba'y nanghihingi ng tulong sa kanya si Hailey ngunit wala siyang magawa. Napapatayo at hindi siya mapakali sa airport habang pinagmamasdan ang masakit na kalagayan ng kanyang asawa. Hindi niya nga namamalayan ay umiiyak na siya habang nakatitig sa kanyang cellphone. At nang dahil dito ay unti-unti na siyang napansin ng mga staff ng airport. Kaya naman agad nila itong nilapitan upang tignan ang kalagayan ng sundalo. Napakataas ng pagrespeto nila sa mga sundalo. Lalong-lalo na at alam nila kung gaano kalaki ang sinasakripisyo ng mga ito. Kaya naman nang malaman nila na pinapanood pala ni Brooks ang kapanganakan ng kanyang asawa sa kanyang cellphone ay labis na naantig ang bawat isa. Kung saan ay hindi lamang mga staff ng airport ang nagtipon-tipon sa paligid niya. Kundi maging ang ibang mga pasahero na pasakay na sana sa kanilang mga flight. Pinapalakas at sinusuportahan nila ang kalooban ni Brooks habang umiiyak ang sundalo hanggang sa may lumapit na isang lalaki na isang retired military. Niyakap nito si Brooks at pinagaan ang kanyang karamdaman nang dahil nga sa sunod-sunod na pagpunta ng mga tao na nakapaligid kay Brooks ay na-delay ang isang flight na dapat sanang aalis na noong mga oras na iyon. Busy man ang mga tao sa airport na iyon pero talaga namang hindi nila palalagpasin ang ganitong mga pagkakataon ang magpakita ng suporta sa isang taong nanghihina, lalong-lalo na sa isang sundalo na kailangan ng pagkalinga mula sa kanila. Maraming mga tao ang vinidyoan ang nangyayari kay Brooks na kung saan ay mabilis nila itong in-upload sa social media at maraming mga puso ang naantig pa sa internet nang makita nila ang mga mata ni Brooks na puno ng pagmamahal habang pinapanood ang kanyang asawang nanganganak. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa. Bigla na lamang kasi ay may isang tao na nagbigay kay Brooks ng ticket na kung saan ay handa ito na madelay ang kanyang pag-uwi at kukuha na lamang siya ng panibagong ticket para makauwi na si Brooks sa gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Brooks. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. "Sigurado po ba kayo? Sigurado po kayo?" Hindi makapaniwalang saad nito habang namumugto ang kanyang mga luwa. Tumangu sa kanyang matandang babae. "Sigurado ako." Saad ng babae sabay yakap ni Brooks sa kanya. Nagpalakpakan ng mga tao
At noong gabing iyon ay tuluyan na ngang nakauwi si Brooks. Madaling araw na nang makarating siya sa hospital na kung saan ay nakita niya ang asawa niya na tagumpay ng nakapanganak. Medyo mahina pa ang kalagayan nito pero naging maganda naman ang resulta. Malusog ang batang pinanganak niya at hindi naman nagkaroon ng kahit na anong komplikasyon. Mabilis na niyakap ni Brooks ang kanyang asawa at lalo pa siyang naging masaya nang malaman niya na ang high blood pressure na naranasan nito ay unti-unti na rin nawawala at napupunta na siya sa kanyang magandang kalagayan at kalusugan. "Oh Brooks, salamat sa Diyos at nakarating ka dito." Saad ni Hilly nang makita niya ang kanyang asawa at hindi na nga ito makapaghintay pa na yakapin ang sundalo. Nagyakapan sila at maya-maya pa nga ay binuhat na ni Brooks ang kanyang bagong silang na anak. Talaga namang isang munting anghel si Millie para kay Brooks. At masaya siya dahil kahit papaano ay naabutan niyang manganak ang kanyang asawa at siya ang kauna-unahang tao na nakabuhat sa sanggol. "Millie, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para ibigay yung magandang buhay na nararapat para sa iyo." Saad ni Brooks habang hinahalikan sa noo ang maliit at marupok na katawan ni Millie habang hindi naman mapigilan ni Hailey ang kanyang pagluha. Habang pinapanood ang nakakaantig na kaganapang ito sa pagitan ng isang mapagmahal na sundalong tatay at bagong silang na anak. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang mga sorpresa. Dahil ang hindi alam ni Brooks na kumakalat na pala sa social media ang kanyang video na umiiyak habang ka-video call ang kanyang nanganganak na asawa. Nang dahil dito ay maraming mga puso nga ang naantig at nagkaroon ng isang fundraising donation na kung saan ay umabot nga ito sa 2 milyong piso. Nang malaman ni Brooks ang balitang ito, ay natampok din siya sa iba't ibang mga television show na labis niya namang ikinatuwa. Na 4 na araw lamang pwede siyang manatili sa piling ng kanyang asawa, ay sobra niya namang pinahalagahan ang bawat mga oras na kasama niya sila. At ang 2 milyon na natanggap niya mula sa fundraising ay pinangako niyang hindi niya gagamitin. Salip ay ibibigay niya ito sa kanyang anak para sigurado na ang kinabukasan niya na magagamit nito sa kanyang pag-aaral. At sa kabila ng mga paghihirap na naranasan ng sundalong si Brooks, para sa buhay ng isang sundalong katulad niya ay hindi naman nabahag ang buntot niya. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang bayan at gusto niya ring pagsilbihan ang kanyang pamilya. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabalanse ang sitwasyon. Gabi-gabi kapag may oras siya ay lagi niyang tinatawagan ang kanyang asawa upang makilala din siya ni Millie habang ito ay lumalaki. At nang dahil sa pagkakataong ito ay nalaman na ng maraming mga tao kung gaano nga ba ang sakripisyong ginugugol ng mga sundalo para lamang maglingkod sa bayan at ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan na talaga namang hindi kayang gawin ng kung sino-sino lamang. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.